So yun mga kadabs, bali mag troubleshoot tayo ngayon ng DBR CMOS security. Yan yung issue nya. Yung issue nito mga kadabs is beeping sounds. Yan. Tapos yung no display mga no video mga kadabs, bali wala tayong nilagay na camera kasi ito pinull out natin doon. Naka-deploy itong unit na to or itong DBR doon sa QE. Kaya pinull out natin siya, pero ganyan yung issue niya. Beeping sounds. Tapos mapapansin yung sa hard drive, 0 MB lang. Kahit i-format natin siya, wala. Ayan. Uy, erase all data. Tapos pag in-erase natin, MB lang siya. Madaling salita mga kadabs, yung hard drive natin dito hindi na didetect ng DVR natin, yung HDD natin, kaya siya nagbe-beeping sounds. So yun mga kadabs, pakita ko lang sa iyo, wala yung playback. Yan, wala yung playback kasi nga hindi na niya nadidetect yung hard drive, may error siya. Shutdown na natin siya. Tapos open natin to. I-open natin yung DBR. Tignan natin yung problem. Normally na problem nito mga kadabs ay yung hard drive, tapos sumunod yung capacitor niya, bluetooth capacitor na siya. Papakita ko sa inyo mamaya, isa-isahin natin kung anong pinaka nagiging issue or pinaka ano niya dito, anong sanhi kung ba't nagbe-beeping sounds yung ating DVR. So yun mga kadabs, ilagay ko lang itong cellphone at papuklasin. So yun mga kadabs, bali nabuksan na natin yung ating DBR na security, CMOR security brand. Yan. Ito yung ating hard drive, Seagate hard drive na 500 GB. Tapos ito yung ating module or pinaka motherboard niya. Tapos ito yung ating supply papuntang hard drive, saka ito yung NITA cable or SATA cable papuntang hard drive. Tapos mga kadabs, yung tinutukoy ko sa inyo na sanhi ng pag-beeping sounds nitong ating DBR ay itong mga capacitor dito. Ito. Na may value na 16 volts 220 microfarad. Ito. Ito din. Minsan mga bluetooth yan. Bali napalitan ko na to kaya kung mapapansin nyo mga bago na yan dyan. Ito. Ito yung luma. Hindi ko pa napalitan yan. Pero hindi naman yan nag-looted. Ito lang mga maliliit. Itong dalawa. Yan. Pag-looted yan mga kadabs, yan. Sanhi din ng beeping sounds. At kaya siya nagbe-beeping kasi kinukulang yung supply papunta dito sa ating hard drive.
Yun yung sanhi kaya nag-i-error. Minsan kumukonnect or nag-i-error connection yung ating hard drive. Pag na-restart natin, magkukonnect na naman siya. Tapos mga ilang araw lang, ilang days lang, magbibiping na naman siya. Ang sanhi nun, itong mga kapasitor. Yan yung sa larin. Tapos ngayon, since nakita naman natin na apparel niya, na okay yung ating kapasitor, ang pinaka-suspected ko na dito ay yung hard drive. Kasi itong hard drive, luma pa to. Kumbaga, ito pa yung pinaka-una-una niyang install dito. Tsaka, nasira na itong kapasitor niya. Ito, nagkaroon na ng bloated kapasitor to. Tapos, pinalitan ko na yan. Tapos, itong hard drive, hindi ko pinalitan. Kasi, working pa naman siya. Since nag-bloated to, may tendency na dun siya nasira sa pag-bloated nito, itong hard drive. Tapos natuluyan na lang ngayon kasi ito napalitan ko itong kapasitor. Pero yung hard drive hindi ko napalitan. Kasi ang kinonsidered ko since okay pa naman siya. Tsaka nagwo-work pa naman. Hindi ko muna pinalitan. Kasi ito muna ang pinalitan ko. So ngayon nagkaroon lang troubleshoot. Tendency ito na yung papalitan ko. Yung hard drive. Bali, mag-a-upgrade din tayo ng hard drive. Since ito ay 500 gigabytes, gawin nating 1 tera. Kasi ang concern din doon ng head supervisor sa QE or doon sa may ano position nitong DVR na to ay ang record coverage lang niya is almost 1 week. Since apat yung ating channel, nagiging 1 week lang siya. Tapos, ngayon, ang gusto niya ay ma-extend yung covering period or covering date ng ating video record. Kaya gagawin natin ng 1 tera. Siguro mga nasa 15 to 16 days or 2 weeks yung ating record pag ginawa natin ng 1 tera to. Kasi ngayon, pag 500, almost na sa ano lang, 1 week or 8 days to 7 days yung ating recorded pag 500 gig lang. At saka depende na rin yon sa resolution na isisiting nyo. Kung mas higher resolution, mas low covering date yung marirecord nito. Kung low resolution, mas high or mas expandable ng days yung ating covering date sa pag-record. So, yun lang mga kadabs. Bali, papalitan natin to hard drive. Bali, naka-install na yung ating 1 tera na hard drive mga kadabs. Yung Seagate. Yan. Pinalitan na natin tong ating lumang hard drive. Yan. From 500 gig to 1 tera. Tapos itatry na natin to. Huwag muna nating isarado or takpan tong DVR. Try muna natin kung mawala na yung error ng beeping sounds. Kukonnect lang natin yung mga connector mga kadabs. Yan. So yan mga kadabs, nang power on na siya. Tignan natin kung magbibiping siya sounds. Balik magbibiping sounds yan ngayon kasi hindi pa natin na initiate o na reformat yung hard drive. Yan. Set muna natin ito. HDD. Makikita nyo mga kadabs, nandyan na yung capacity ng ating ano
Bali, na-detect na yung ating hard drive. Yung total capacity. Kaya yan tumutunog mga kadabs kasi hindi pa natin na initiate or reformat yung ating hard drive. I-reformat natin. Select natin. Format pala. Kung mapapansin nyo mga kadabs, yung difference kanina, wala yung total capacity ng ating hard drive kanina. As in MB lang siya or zero. Kaya, suspected error natin or defected is hard drive. Kaya, pinalitan natin yung hard drive. Yun. Nagkaroon na. Ayan, nawala na yung beeping sounds nyo mga kadabs. Back to record nito pag kinonik na natin ulit doon sa position nitong ano DBR natin or doon sa pwesto niya. Bali mag video lang ako saglit doon kasi bawal doon kasi yung video mga kadabs kasi alam nyo na mga private ano views. So yan lang mga kadabs yung i-share ko sa inyo. Tapos, I hope sana mayroon kayong natutunan or na konting idea sa shinare ko ngayong video. Pasensya na pala dun sa mahinang boses na video ko or dun sa mga ano kasi nasa office tayo mga kadabs kaya hinihinaan ko lang. Sinasadya lang natin yan. Kaya maraming maraming salamat sa nanood at sa nag-subscribe. Bye-bye!